Hello po, Robert Duterte. Ngayon is Saturday here sa California time. At nagugulat po ako. Ito po, si FLM po, nagla-live video. Marami na sa ating mga subscriber, halos lahat na napadala po live po kanilang mga bayan. Ngayon. Di ba? I'm trying. I have no idea how he did that. So, hindi po ako natu-curious. Of course, his camera can do a lot of things. Ngayon nasa room ako. I'm in pain, a little bit in pain. I think nag-ano po kasi ako. Nag-gardening. Ito po siya, ha? Paano po siya makakapag-live kung siya po ay nasa jail? So, ibig po sabihin, panluloko. Oh, all I have my tray here. Okay, we need to hide that. Okay. Mamimigay daw siya. Okay. Honestly, every time I see him, I feel like pag daw mabit ako ay maaalala ko daw na yun daw aking mapagpalang kamay ay nakarating. Ganito lang po yun. Ganito lang po yun. Mga ka-DDS. Mga ka-DDS. Ng taong to. Wala sana akong balak mag-live ngayon kasi I'm not feeling good. But I need to do it kasi dahil if you're not feeling good, you just stay in bed and relax. But I can't stand to this guy what he's doing. Especially sa mga DDS. Nananawagan po ako sa mga DDS. Kasi po, nakita ko na masyadong maraming DDS ang talagang nahook at napabilib ni FLM. Hindi ko po ginajudge. Una po, hindi ko po ginajudge ang pagiging giver niya. Walang masama sa pagbibigay. Kahit ito ay maliit or gano'ng karami, iyan ay biyaya na kailangan natin tanggapin. Ang point po, may mga taong tumutulong, nagbibigay, pero hindi natin alam ang tunay na rason kung bakit nila ginawa yun. Di po ba? Itong si FLM, AKS, Norman Mangusin, ay alam ko pong hindi, okay, pangit po yung alam ko po. Parang ang yabang ko naman. Hindi naman po. Nung una po napabilib niya ako. And honestly, I text him something. And he replied something to me na bakit ganun ang sinabi niya sa akin. There's something wrong. Hindi ko na po kailangan sabihin sa inyo. So, I decide, oh, ang pangit ang background ko. That is a photo. Parang but I will show you that is beautiful woman. Better to go look here this side than looking that nakaka-distract na picture. Oh, better to look at my idol. Ito na lang tayo mag-side view tayo para nakikita natin si Kobe. Okay po, balik po tayo sa aking sinasabi. Masyado siyang maraming nakuhang mga DDS. Kaya nananawagan po ako sa lahat ng DDS. Be smart. Kasi po tayong mga DDS, masyado tayong malambot ang puso. Also, masyado tayong loyal. Masyado tayong madami. Pero unti-unti tayong nawawasak ng isang FLM lang. Kaya po, gusto ko pong ipalam at nananawagan po ako sa mga DDS. Maging smart. Hindi po kahit may isang taong, parang si Angel yan, di po ba? Si Angel Oxin, yung mga taga ABS-CBN. Nagbigay, namigay. Then at the end, lumalabas na po ang tunay nilang kulay. Para pong ganon. Ito naman po si FLM. May bad intention po siya. Ano man po yun, wala akong karapatan at hindi ko alam kung ano po yun. Pero sa nakikita ko po sa kanya, hindi po nagiging maganda sa mga nababasa ko.
Dahil, nanonood naman po ba kayo, nanonood naman po kayo, di ba, na madalas kayo sa FB. Panoorin niyo po kung ano yung nangyayari. Huwag lang pong mag-focus sa isa. Mag-research, alamin, huwag agad nating i-judge yung sinasabi ng iba na he's fake, tapos sasabihin natin, dilawan. Itong live niya is an hour ago. Ano? At 7 hours ago na naka-live sa FLN. Kaya nung makita ko, kasi nga, pag nagla-live siya, I rather not to ignore. Kasi I feel all the, for me, it sounds all bullshit what he's saying. Pero ngayon, kinachap ko na, gusto ko ipakita sa inyo na, bakit po siya makakapag-live kung siya ay nasa jail? Isa lang po yung rason. Ibig sabihin, nanluloko. Nanluloko na po siya noong pa. Kinuha niya lang yung loob ng mga tao noong panahon ng pandemic. Na of course, lahat tayo, lahat sa tao sa Pilipinas, hindi lang po sa Pilipinas, sa buong mundo, nangangailangan ng tulong. Lahat po tayo nangangailangan ng isang tao. Naghahanap ng isang tao na makakatulong sa atin. At doon niya po, good timing ang ginawa niya. It's perfect timing para lumabas si FLM. Mamigay yung sinasabing truck ng sangkatutak na bigas. Makinig po kayo sa mga report ng NBI kung ano po yung totoo. Huwag lang po yung report ni FLM. Marami po siyang tao. Ang scammer po, hindi lang isa. Marami po yan. Grupo po yan. It's just like a group of people na nagtutulong-tulong para tayo pagkaisahan. So, nakuha niya ho yung puso ng masa. Nakuha, especially yung puso ng mahihirap. Nakuha po niya eh. Tapos ngayon, nakuha niya rin ang puso ng mga DDS. Dahil ang mga DDS masyadong mabait, masyadong matulungin, masyado tayong loyal. Pero hindi niyo po ba napapansin? Magbasa po kayo. Marami tayong mga DDS na nagtatalo dahil iniisip. Ako po, magmula po nung si Duterte po, presidente, ay nagsabing tatakbo siya, hindi pa po siya tumatakbo. I love him already. I'm begging, I'm praying na sana tumakbo siya. At natutuwa po ako na naging presidente po siya. From the start, until now, DDS po ako. Pero ang dami ko na pong nakaaway sa FB dahil sinasabi nilang I'm a fake DDS. I don't care. Pero mas naaawa po ako sa nagsasabi sa mga nabibiktima, nagsasabing ako ay hindi DDS dahil nasira po sila. Nasira po tayo ng FLM. Kaya aware lang po, kung totoo po siyang Good Samaritan, bakit ito na lang po yung ebidensya. Until now, nakakapag-live siya, nagsiswimming na sa bahay niya, pakanta-kanta. Iyon na lang po, pagdudahan nyo. Huwag nyo lang pong sasabihin nyo fake yung mga binabalita ng NBI na ang kaso niya lang is, what is that? Ang kaso niya lang is violation the optometry law. Ayun ang sinasabi niya na ayun lang ang violation niya. Sa bagay, may point siya. Gusto niya tumulong, mamigay ng mga glasses. These glasses, may grado po siya. Kaya lang mga nasa 0.15 para po luminaw ang pagbabasa. May mga nabibili po niyan over the counter. Marami po niyan sa Amerika nabibili. Hindi to pang kagaya sa Pilipinas na nabibili na pang-forma lang. Hindi po. Ito po para pag farsighted or nearsighted ka, marami pong nabibili ng ganyan. At sa Pilipinas, may mga nabibili sa bangketa. Pero kaya po siya nagkakaso ng ganito sa Pilipinas, dahil pinamimigay niya po, at sandali po ha, binibigay niya sa mga mahihirap para sabihin niya na mabuti siyang tao, namigay. Wala pong masama doon, namigay. Lahat tayo, pag binigyan tayo ng kahit sino, para sa atin, mabuting tao yan. Okay? Wala pong masama sa pamimigay, wala pong masama sa tumanggap. Ang masama po, yung intensyon ng nagbigay.
Iyon po ang point ko dito. Pinamigay niya yung mga salamin sa mga tao na may problema sa mata na hindi naman dapat, hindi correct. Dapat po kasi, pag nagbibigay tayo ng salamin, yung talagang tama sa mata natin dahil nagpa-check tayo. At hindi natin alam kung nakasira ba o nakabuti sa mata. Okay, isa lang po yun sa kaso niya. And then second, human trafficking. Paano po kung isa kayo, isa ka mag-anak nyo, isa sa kaibigan nyo, ang nabiktima ng human trafficking na si FLM ay may gawa? Iidolohin nyo pa rin buhay siya? Kakalimutan na lang po. Yun po ang nakikinig ko, nababasa ko. Kalimutan na yung nakaraang nagawa niya. Nagbago na siya. Tama po ba yun? Dahil natulungan ka ng isang sakong bigas, kinalimutan mo na yung ginawa niyang kasalanan sa isang taong na human trafficking niya. Ganun lang po yun. Mali po, di ba? Mag-isip po tayo. Namlamay natin yung sinasabi natin na kalimutan na yung nagawa niyang kasalanan. Dahil ngayon, nagbago siya. May mga taong gumawa ng kasalanan, nakamatay. Okay, nakapatay siya. Maybe self-defense, nagsisi. Patawagin natin. Okay, andun po ako. Sino po ba ang hindi dapat magpatawad? Lahat po tayo nagkakasala. Ang Diyos nagkakasala. Marunong tayo magpatawad, pero hindi tayo marunong lumimot. Admit it. Me, I admit it. Sarili kong dugo po. Nagkasala sa akin. I forgive them. But I can't forget what they did. And that is learning a lesson. Ito po, ini-educate ko po kayo kung ano po si FLM. Actually, I don't care. But you, why I care right now? I care about all DDS. I don't care about FLM. I care about DDS. Kasi po, DDS po ako. Tapos isa po ba, yung Republic 9208. Sinusulat ko po yun talaga. Yung mga kaso niya. Non-available po. Non-available. Yung violence against women and children. Ayan po, isa po sa kaso niya. Tapos po yung pagpapalsipikado. Tatlong passport. Ikaw ba? Ako, I have 2 passport. I admit it. Isang American passport at isang Filipino passport. I am dual. I have 2 names. Hindi yung name na Jocelyn. I have 1 Jocelyn name and I want to keep that. But I have another name dun sa una kong asawa. Hindi ko po siya pwedeng palitan kasi po I have some property na pag pinalitan ko po yung Philippine passport ko, kailangan kong palitan din yung property ko na masyado pong hassle. But I asked the Philippine Embassy, pwede po yung ganon. Na, because I am a dual. I was born in Philippines and now I am American citizen. There's nothing wrong. Pero siya po, 3 passport na iba-ibang pangalan. So, may kaso rin po yun. Ang akin lang po, ito po ang point ko, kaya po ako nagbibidyo. Para i-knowledge, i-educate tayong mga DDS na talagang supporter ng Duterte, ni Pangulong Duterte. Hindi natin alam, malay po natin, isa po siyang galamay ng Dilawan. Alam po natin na ang mga Dilawan mayaman. May pera. Pera po ng Pilipinas na ginamit nila noon na nasa kanila. I'm sure na dati po kasi sila nakaupo, di po ba? Ginagamit, pwedeng, ano yan eh, ganun po ito, parang business, di ba? Nagbi-business ka, namumuhunan. Malay po natin, tiyuhin ko lang po ito, ha? Maniwala po kayo, okay lang, hindi kayo maniwala. Walang nawala sa akin. Pero ini-educate ko lang po na hindi po, malay po natin, isa po siyang galamay ng yellow para sa mga DDS. Kasi po, alam po ng mga yellow people kung gaano ka-intact ang mga DDS, kung gaano natin kamahal ang presidente, kung gaano tayo ka-faithful bilang isang DDS. Ipaglalaban natin, kamatayan man. Ganun. Ako, I do. Paglalaban ko po ang presidente. Kaya po, I'm so sad sa mga nababasa ko, sa mga naririnig ko sa FB, sa mga nakakaaway ko na ngayon na DDS, kinu-question yung pagiging sasabihin nila, yellow ako. Hindi ko sila kilala, pero ang ginagawa ko na lang po,
tinitingnan ko, inaano ko muna sila, nire-research ko siya sa FB kung totoong DDS sila. Tapos nakikita ko naman po na DDS sila, pero napaka, yung focus nila po kay FLM, Norman Mangusin, ganun na lang po na, na parang si FLM na lang. Tapos ngayon nababasa ko na, na sa year 2022 is tatakbong senator at iboboto nila. Eto na naman po tayo. Nakita nyo po bom, si ang mga Cavite. Sa Cavite, si sino po? Marimulia. Si oh my God. Taga Cavite po ako, nakalimutan ko kasi I don't like them. Di ba nakulong? Ano pong kaso? Marami pong nasa Senate na ano po? Mga walang alam. Si Laila De Lima na lang po na nakakulong. Pero kanyo po, nakikita nyo po ba? Until now, kinakalaban ang presidente. Imbis na tumulong na lang. Imbis na kaysa pagwatak-wataki ng mga tao. Senator po siya. Ano pong nangyayari? Ganun po ang point ko. Maging matalino po tayo. Huwag lang po tayo tumingin sa isang direksyon. Tumingin tayo sa kaliwa, tumingin tayo sa kanan. Para rin po yung mag-cross ng daan, di po ba? Bago ka mag-cross ng kalsada, you need to turn left and turn right. Sometimes we need to look back. Baka kasi may tumulak sa atin. Di po ba? Sometimes we need to look straight. Baka yung kaaway natin nandoon, iiwas tayo. Ganun po yun eh. Huwag po tayong magpapaniwala agad-agad sa sinasabi ni FLM. Kaya gaya po na sinabi ko sa inyo, nung una humanga ako. Kasi natuwa po ako, nakita ko nagbibigay siya. Then after that, yung attitude niya po ng pakikipag-usap, yung attitude niya ng pagyayabang, okay, may mga tao talagang mayabang. Normal na po sa atin yan. Pero kakaiba po eh, wala pong mayaman na magsasabing mayaman siya. Kung bilyonaryo po talaga siya, hanap po siya ng mga lawyer. Kagaya po ni, sino to yung mayaman dito sa Amerika na pinatay yung asawa niya. He hired the best lawyer in America. Napswerto po siya. Di po ba? Because he has lots of money. Kahit obvious na siyang pumatay, napswerto siya na hindi siyang pumatay. So, wala naman pong pinatay si FLM. Hindi ko po sinasabing may pinatay po siya, ha? Correction. Nabanggit ko lang po yung, hinalimbawa ko lang po yung dito sa Amerika. Pero, mayroon po siyang maraming kaso. 7 count non-available po si FLM. Maging smart po tayo. Na nasasaktan po ako, honestly, kasi sa nababasa ko, tapos ito nga po, yung parang naging bulag tayo na eto, wala nang nakalagay na live kasi tapos na. Ibig sabihin, kanina pa siya nakalive, na nagla-live siya, pero ang daming humahanga. Ito ngayon, itong si Mr. or Miss Montobani. Hindi ko alam kung saan siya. Kausap ko po siya ngayon sa Facebook kasi nga, nagpo-post din siya about FLM. Isa rin po si April Diamond. Siya rin po. Nakikipag-usap po ako. Hindi ko na lang, minsan pinopost ko, nagko-comment ako sa kanila. Pero hindi ko po kinokomentan ng, hey, tanga, hindi yan tuna. Hindi po eh. Kasi hindi ko po naman po sila kaaway. Kadidies ko po kayo. Ang issue ko po dito, naloloko tayong mga DDS ni FLM. Parang tayong pinagsasabong, ganon. Kasi ako po, against ako. Para po sa akin, hindi siya totoong tao. Iyon ang ibig kong sabihin. Dahil kung totoo siyang tao, hindi niya lolokohin ang mga taong mamayan. Okay, nagbigay siya. Pero ano po ang main reason niya? Walang taong namimigay nang hindi naghahanap ng kapalit. Ako po namigay, aaminin ko po.
ang hiningi ko lang pong kapalit, ito lang po, dasal, panalangin po na patuloy akong maging malakas sa lahat ng oras. Yun lang po. Hindi ko na po kailangan sabihin kung sino po yung mga natulungan ko. Pero hindi naman po ganun karami o kalaki. Pero tumutulong po ako dahil alam ko po yung feelings ng wala. At saka, yun na lang po yung parang balik ko sa biyayang natanggap ko sa kabila ng nitong pandemic. I'm healthy, I'm happy, at may konting kita. So, wala pong masama kung yung konting kinita ko. Kumbaga, di ba po yung natutunan ko po to kay El Shaddai, yung mag-ika po. Mas ginusto ko po yung kinita ko, yung ika po ko po, itinulong ko sa ibang tao. At ang hiningi ko lang kapalit, prayers po sa kaligtasan ng aking mga mahal sa buhay, sa kaligtasan ng aking mga pamilya. Ilan po ang hiling ko. Wala pong iba. Pero si FLM, honest po. Sasabihin niya po, isa pa itong words niya. Huwag kayong mag-donate sa akin, huwag kayong magbibigay sa akin, huwag po. Totoo po yun, sinasabi niya po yun. Agree po ako. Pero po, dahil tayong mga DDS ay masyadong mababae, pupunta tayo sa YouTube niya. As a YouTube, ako po meron. Pwede kang mag-donate kasi po giver tayong mga tao. Ang gagawin natin kahit hindi niya inaas. Hindi inaas ni FLM na magbigay ka. Kusa tayong magbibigay. Sa lahat ng mga tao, especially mga nabiktima niya, mga OFW, na nagbigay, ilang piso po yan. May dolyares, may pound, may yen na nagbigay. Isipin niyo na lang po. Kung yung binigay niyo po, direkta niyong ibinigay sa mga kamag-anak niyo, maari po mas masaya po sila kaysa po ipinamigay niyo kay FLM. Yun po para sa akin. Kaya po please, matuto po tayo. Hindi po totoong tao si FLM. Hindi ko po siya lalaitin. Ayoko po magkaroon ng kaaway dahil may mga friend po ako sa FB na talagang nagustuhan sa FLM. Hindi ko lang po sinasabing hindi siya kagusto-gusto. Gusto ko po yung ginawa niyang pamimigay, pero hindi ko po gusto ang intention niya. Kaya po, be smart. Maging matalino po tayo. Huwag natin gamitin yung puso natin na masyadong mabait. Sa panahon po ngayon, kailangan din natin gamitin ang utak natin. Dahil sa panahon ngayon, ito ang good timing para sa mga taong scammer. At isa po sa FLM, sa mga scammer na nakilala ko. So, panawagan po sa lahat. Hindi ko po sinisiraan ang kung sino man. Wala po akong intensyon na manakit ng damdamin ng iba. Hindi ko po sinasabing huwag tayo maging matulungin. At sa akin lang, maging open-minded po tayo para sa sarili natin. Hiling ko rin po sa mga nanonood. Babating ko po kayo si Ate Maricel. Ate, ako nga ating mo. Sorry. Si Helen. Kumusta? May classmate rin eh. Please share. Please share this video. Hindi ko na... Mayroong YouTube ako. Hindi po ako nag-aas ng share and subscribes para kumita. Masaya na po ako sa kinikita ko. Masaya po ako na kumakain 3 beses ang araw, minsan 4-5. Hindi ko po gustong kumita through Facebook dahil sa sharing or what. Gusto ko lang po, humihiling po lang ako na i-share nyo to para po mapanood ng iba at maliwanagan. Alam ko pong matalino tayong lahat. Alam ko pong masyado tayong mabait. Huwag po nating pairalin ang emotions natin dahil feeling natin na agrabyado sa FLM o si Norman Mangusin. Hindi po. Tayo po ang naagrabyado. Tayo po ang niloloko nila. Kayo po ang niloko ni Norman Mangusin. Ako po muntik na. Pero po, nag-research po ako. Nakinig po ako sa ibang balita. Nakinig din po ako sa balita ng isa. Nagbasa. Nakinig. Hindi ko pinairal ang damdamin ko.
Kaya po sana po matuto po tayo. Maging open-minded, maging smart dahil iyan po tayo. Kaya sana po ikalat nyo po yung video ko na para po i-educate yung mga tao na be aware. Ang mga yelaw, mga dilawan po gumagalaw. At alam nyo po yan. Gagalaw at gagalaw sila para makabalik sila sa posisyon. Para po mawala si Duterte at higit sa lahat para alam nyo na kung ano yung ganda ng nangyayari ngayon. Parang Marcos po yan noon. Di po ba? Maraming plano si Ferdinand Marcos. Nung mawala po siya, natanggal. Naging Aquino hanggat sa iba pa na ano pong nangyari? Iyon po ang pilit nilang gagawin para mapigilan ang pag-unlad ng bansang Pilipinas. Kaya po nananawagan po ako sa inyong lahat. Please, please, please be smart and be aware. Maraming salamat po at sa inyong lahat, sa mga nanood, please share. And God bless. Be safe. Duterte po tayo for life. God bless. Love you all. Bye.